What's up and welcome na naman sa Job Grab, mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa isang episode ng Job Grab kung saan dapat hindi talaga to episode pero naisipan ko ng gawing episode kasi may mga nangyari. Well, papakita ko naman sa inyo kung ano yung mga nangyari na yun, no? Pero ayun nga, dapat hindi talaga to episode kasi dapat yung episode na to ay gumagawa na ako sa community build. Pero bigla akong may naisip at naging episode na nga to. Yun na nga yung nangyari at kung nakikita nyo, nandito ako sa bahay ko at naglagay ako ng note dito na under renovation po yung aking bahay. Dahil hindi naman talaga to bahay, ito yung aking storage na pinagmukha ko lang bahay. Nakita mo yung bintana ko, meron siyang shelter na nakakabit. Well, dahil po may binilt po ako at ipapakita ko po sa inyo mamaya-maya yung binilt ko, no? Nakita nyo ba yung pinto ko? Dati po siyang nandyan. Pero napunta na po siya dito sa banda dito dahil may ginawa po ako. At makikita mo yung, ayan o, no? Yun yung clue nung ginawa ko. At ayun nga, mausi ka sa pinto kasi wala. Wala eh. At sino nagpakawala ng aking panda doon? Bakit siya nakakawala doon? Hindi ko alam. No, wait lang, ilalagay ko lang po yung aking panda sa boat dahil hindi po siya pwede makawala. Pero ayaw niya sumakay. Yun, dali mo. At ngayon napasakay ko na po yung panda ko, eh bibigyan ko lang kayo ng isang madaling timelapse lang kung paano ko po ginawa yung pinil ko. At kung mapapansin mo, mga kaibigan, tayo po ililipad dito sa aking base, no? So mapapansin nyo, mga kaibigan, wala po nadagdag sa base. Wala po nadagdag sa base ko dahil tinago ko na naman syempre yung pinilt ko dito at papakita ko na sa inyo kung paano ko siya pinilt. Dapat nga nagko-community build na ako ngayon pero next episode ng community build dahil naisipan ko po na gumawa ng storage area dahil ito pong bahay ko, mga kaibigan, ano, ay medyo punong-puno na po siya ng medyo makalat na po yung aking bahay, mga kaibigan. Kaya naman talagang naggawa na ako ng dedicated na storage area sa mga pinaglalagyan ko ng kalat ko kasi po ang napakadami ko na pong kalat at hindi na po kasya dito sa aking maliit na storage area kaya gumawa na po ng storage area na may mas malaki dito pero maliit lang din yung ginawa ko at makikita mo sa video na yun kung paano nagbago-bago yung isip ko dun sa paggawa ko ng storage area kasi wala talagang plano yun eh. Bigla ko na lang naisipan na gumawa akong storage area bago akong gumawa ng community build kasi apakadami ko ng kalat at yung mga kalat ko eh hindi ko na alam kung saan ko ilalagay. So ayun, gumawa muna akong storage area at ito na yung video, panoorin nyo na. So ayun nga, mga kaibigan, nakikita nyo po na medyo inaayos ko yung lupa dito tapos binutas ko na ilalim tapos pagkabutas ko ng ilalim binutas ko ulit syempre lalagyan mo nga ng storage eh. As pagkabutas ko ng ilalim, binutas ko ulit para make sense ba? Wala yatang sense yung sinasabi ko eh. Pero ayun, nakita nyo, binutas ko, tapos nilagyan ko ng ilaw, tapos nilagyan ko ng maraming chest. Siyempre may chest storage nga eh. Eh paano yan? Pagka walang chest, di hindi na yun storage. As kung makikita mo, ang bilis-bilis ko dyan, ako yan, si The Flash. Zing, zing, shhh. Ako sound effects kasi wala na akong ma-download na sound effects eh. Tapos ayan, nakita mo, dinesignan ko ng ganyan kasi bala ko ganyan na lang yan. Pero sabi ko masyadong plain, nilagyan ko pa ng bato na ganyan. Tapos sabi ko parang hindi ko gusto. Tapos nilagyan ko ng aquarium, tapos sabi ko parang masyadong maliit. So naisip ko, expand ko yung taas para siguro lagyan ko ng tubig lahat kasi hindi ako masyahan sa maliit na aquarium, parang gusto ko mas lumaki yung aquarium para kasi nakakatamad pa ang shadow pagka maliit, diba? Hehe. Ganda ng tawa ko dun ah. Tapos ayan, kung makikita mo, ayun, may dumaan na motor, ang ingay, diba? Tapos yun, makikita mo, nakita mo na nilalagyan ko na yata dito ng tubig. Oo, naglalagay na ako ng mga, ay hindi pala, salamin pala yung nilalagay ko dyan. Talagang may kwento talaga yung mga pinagsasabi ko dito, guys. Naglalagay ako ng salamin para makita mo na hindi ka na yung mahalaga sa kanya. Tapos ayan, nakikita ko dyan, inayos ko yung loob ng bahay ko kasi gumulo. Kahit sobrang gulo naman talaga. Kaya hindi kayo makaintindihan pareho kasi magulo kayo. Tapos ayan, naglalagay na ako dyan ng kung ano-ano. Tapos basta lalagyan ko yun ng tubig kasi syempre eh, kaya nga tinawag na aquarium, may tubig, diba? Eh, hindi aquarium, pagulong tubig.
Medyo antok na po kasi ako nung bino-voice over ko to kasi wala pa po akong tulog. Pero sana matiis mo kasi gusto ko lang magkwento habang nakikita yung timelapse. Kasi antyaga ko din dyan, pero saglit ko lang naman to binil, siguro mga nasa 3 oras kasi papalit-palit ako ng isip. Pero ayan, ayan na yung finished product. At nagkurap po kasi yung video ng pagde-design ko, yung paglalagay ko ng corals, kaya binidyohan ko na lang ng ganyan nung tapos na. Pero ewan ko, sa akin nasa siguro 5 out of 10. Di ako masyado nagagandahan kasi parang may kulang, pero pwede na rin, hindi na masama. Buhay po yung mga isda dyan, hindi ko po minamaltrato yung mga isda dyan, baka mamaya sumbong nyo ako sa DILG. DILG ba yun? Para sa mga animal cruelty, basta DOH, basta yun. Huwag nyo po ako sumbong kay Kuya Rapi. Ayan, ayan na po yung binild ko, pero mukhang maganda naman ano. Eh wala naman kayong choice eh, ako yung nagbuild eh. Di mag-send kayo ng mga build nyo. Send nyo dyan sa comment section kung maganda yung build nyo, tapos titignan ko. Tapos pipili ako, tapos bibuild ko dito sa loob ng job crop. Ano? Sige, hanggang dito na lang muna. Sana nagustuhan mo yung video. Kasi ako hindi ko masyado nagustuhan. Nahilo ako. Salamat sa panonood ng video na to. So ayun nga mga kaibigan, nakita mo na yung video na pinlay ko, hindi ba? Diba? Nakita mo, papalit-palit po ako nung pag-iisip at kung ano-ano na po ang ginawa ko sa storage area ko. Pero ito na po yung naging final decision ko dahil kasi... Kung mapapansin nyo, naglagay lang po talaga ako ng isang maliit na aquarium dito. Pero naisip ko na bakit hindi ko nalang lakihan. Total, kaya ko naman lakihan siya. At kaya ko naman gumawa ng malaking aquarium. Kaya para hindi naman medyo maliit yung aquarium ko. Hanggang sa naisip ko na gawin na lang po ang aquarium. Storage area. At makikita mo, nandiyan po yung mga alaga ang isda na hindi ko alam kung sino-sino yung mga yan. Pero baka soon... sa mga, di ko alam, sa mga magsisend ng stars o baka sa mga supporter ko, papangalan ko na lang yung mga isda na yan, yung mga naglulutangan dyan, papangalanan ko na lang isa-isa, di ba? Kasi wala silang pangalan. So sa mga supporters ko dyan sa Facebook, yun na lang yung pangalan ng mga isda ko. Parang di na ako mag-isip ng pangalan, no? Pero ito yung ginawa kong storage area. Hindi siya naman ganun kagandahan, pero para sa akin okay lang. Like pag ni-rate ko tong build ko na to sa 1 out of 10, siguro pag ni-rate ko to nasa decent 5. Pwede na to sa 5 kasi marami pa po tong kulang, no. Wala pa po siyang masyadong design at hindi ko po alam kung ano yung i-design ko. Kaya kung meron po kayong pwedeng i-suggest na pwede ko i-design dito sa storage area ko, pwede niyo sabihin sa akin, no. Kasi hindi ko po talaga alam kung ano po yung i-design ko. Pero itong storage area naman ito, hindi naman ito pang matagalan pa sa ngayon. Kasi nag-iisip pa akong gumawa ng ibang storage area. Pero ito muna, kasi po, napakadami ko ng kalat. Pero yun nga, at least nagawa na ang storage area. At hintayin nyo na lang yung next episode dahil gagawa po ako ng isang nung napakalupit na community build dun sa community build. Basta magbibuild ako sa community build, mag-aambag ako dun. Okay, yun po yung gagawin ko. Pero sa ngayon, panoorin muna natin kung anong ginawa ko kay Mattman Gaming. Kasi may ginawa po kay Mattman Gaming na hindi inaasahan, no? Talaga si Mattman talaga content material. Kaya mga kaibigan, magkita-kita tayo sa ito na yan. Ito na yung video. Ito na. Kasunod na. Ito na, oh. So, mga kaibigan, nag-record lang ako dahil si Mattman po ay namatay habang kami gumagala. Pero hindi ako naka-record kanina. Tapos nauha yung mga gamit niya, pero hindi ko siya chinat na nakukunin yung gamit niya. Yung gamit niya, nandito na sa akin. Ito, bali nakuha ko lahat ng gamit niya. At ngayon, si Mattman, pinapanood ko yung live niya ngayon kung paano siya magdusa. Tara, sabay-sabay natin panoorin si Mattman kung paano siya po magdusa, no, habang hinahanap yung kanyang mga gamit. So sasabihin ko na lang pagka nakita niya na yung place tapos hindi, wala na yung gamit, no. Sabihin ko na lang, ay boss, nasa akin na pala yung gamit mo. Tapos magko-comment tayo na ano po, boss, di ko niload chunks para di ma-despawn. Yun, sa bukas! 1-9 Ito na, nandito 2-4. Na siya sa lugar. Nandito na siya, guys.
1, 4. Kung hindi ito 1, 4, 2, 5. Tingnan natin. Kung hindi ito 1, 4, 2, 5, negative 1, 4, 2, 5. Go, Bozzy! Oh, wala mo, negative nga! Ako negative. Then negative. Mali siya eh. Actually, negative. Doon ko nakita sa negative. Mali siya. 1, 9. So, buti na lang nakita ko rin. 2, 4. Kasi baka mag-despawn na yun. Kasi ang laki ng chance 1, 9, na nalaload 2, 4. Niya. Tama ito ginagawa nasabihin natin. Nasabihin ko na ba? Nasabihin ko na ba? Na nasa akin na? Parang ayoko pa sabihin eh. Gusto ko pa siyang pakabahin. Para maramdaman nyo yung nararamdaman ko pag nakawalan ako ng gamit. 1, 9, 2, 4, 1, 4, 2, 5. At isa ko na ko yung gamit niya. Pinapakaba ko na lang sa ngayon. Ito. Kala Jigs to. So, dare-daretso lang kami dito. Kala Jigs. Tama. Negative nga. Negative 1, 4, 2, 5. 1, 9, 2, 4. 1, 4, 2, 5. And dito lang yun. Yeah. 1, 9, 2, 4. Tingnan natin yung reaction niya. Pag nakita niya, wala natin yung gamit yan. Niya. Panda dito yan. 1, 4. Dali. Unti na lang. 100 na lang. 100 na lang. 1, 4, 2, 5. Oh, nakakinlan ko. Tatama pa yata nakinlan to. Tumatama pa naman yung kidnat madalas sa dagat. F3B. Wala. So, ano yung makikita yun? Panada. 1, 9, 2, 4. 1, 4. Dito. Dapat dito. Wala na, boss. Wala. 1, 4, 2, 5. Dito. Tingnan natin. Gusto ko makita yung mukha ni Boss Matt na. Nispon na ba? Yung malungkot. Yung sad ba? Wala na yata, boss. Pahiramin na lang muna kita. Madari papahiramin ko. Chinachat ko po sa in-game. Wits. Para mo kung maging mabait tayo. Wala na nga, Bozzy. Wala na. Sad boy. Parang narinig kayo boses ni Boss Sad. Wait lang, nababalo. Baka. Akala ko nababalo na din talaga ako. Bossing. Wala na. Talagang minsan masaya din talaga na ano eh. Na hindi ako yung lagi namamatay sa server. Bossing. Sadness. Bakit, boss? Hindi mo na nakita. Guys, hindi ko na nakita. Saan ka, boss? Guys! Ano, boss? Dito. Lag ba ako, boss? Hindi. Nakikita. Eto, boss. Sa'yo na lang tong gamit na to. Lala. Ako, boss. Dahil mabait ako ngayon. Akin to eh! Ha? Ano, boss? Salamat, bossing. Hindi. Bigay ko sa'yo yan, boss. Salamat naman dami, kaibigan. Bigay sa yan, Bozzy. Iyak na ako eh. Iyak na ako eh. Buti na lang. Bozzy. Say na lang, say na lang. Bakit meron de armor. Ay, akin yan. Nalagay. Say na lang, boss. Salamat, Bozzy. Salamat. Sabi ko sa'yo eh. Shulker. Sa'yo na lang din, Shulker, boss. Meron itong pangapala ka sa'yo yung Shulker sa'yo eh. Salamat. Salamat. Gusto ko lang makita ang in depression mo eh. Alam mo ba kanina ko pa nakuha yung gamit mo? Tigay na. Ha? Payak na talaga ako. Sabi ko, puti ko. Gagarayin na naman ako. Ay, ito mo pala. Hindi akin to. Ayan. Dodging. Ayan pa. Hindi
ko alam kung sa iyan. Salamat. Salamat. Thanks. Awan. Ah, inakabog mo doon, boss. Yan ang prank na hindi ko na inaasahan, ah. Usually, napo-foresight ko yung mga prank. Napo-foresight, no? Hindi ko inaasahan. Sobrang kamakoy. What a relief. What a relief, my friend. Ay, salamat. Salamat, ano, bossing? Mag-AFK na ako dito. At ikaw eh, ikaw na ang bahala. Ah, sige. Salamat. Sige.